Kahirapan, iyan ang kadalasang ugat ng terorismo sa ating bansa ayon sa mga sumukong rebelde. Kaya naman, nagsumikap ang mga kasunduluhan tugunan ang ugat ng sanhinang terorismo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kagamitang pambukid tulad ng binhi, pataba, solar lights at solar radio sa mga residente ng Abra bilang pagsuporta nito sa sulong ng pag-unlad na nasabing komunidad. Alamin ang report kay Jonah Reyes. Pinangunahan ng 24th Infantry Wildcat Battalion 7 Infantry Kaugnay Division ang pamamahagi ng 38 unit garden sprayers, rakes at iba pang kagamitang pambukid na may kasamang 200 kilograms na pataba sa mga mamamayan ng Anayan Tinig na kabilang sa geographically isolated and disadvantaged areas sa Abra na kung saan mararating lamang sa pamamagitan ng paglalakad ng 2 hanggang 3 araw. Gayun din, namigay ng mga binhi ng gulay tulad ng ampalaya, talong, sitaw, pechay at kulitis upang masimulan ang pagsasaka sa komunidad. Bukod pa dito, pinagkalooban din ng 38 kabahayan ng solar floodlights at AM/FM solar powered radios. Ang programa ay matagumpay na naisa katuparan sa pamamagitan ng suporta mula sa lokal na pamahalaan at Tinig Municipal Police, lalong-lalo na sa tulong na ibinigay ng Tactical Operations Group 2 ng Philippine Air Force upang madaling ma-transport ang mga kagamitan lulan ng bago nilang S-70i Black Hawks. Ayon kay Lieutenant Colonel Ricardo G.B. Garcia III, Commanding Officer 24th IB, malaki ang naiambag ng Civil Military Operations Regiment Philippine Army na siya nagbigay daan upang maiugnay ang Wildcat Battalion sa Jaime B. Ongpin Foundation Incorporated. Nagbigay naman ng mensahe ng pasasalamat ang punong barangay ng Anayan na si Kapitan Jimson Mablay. Masalamat po sa aming natulong na pinarating po ninyo sa aming kahit mahirap at napakalaya dito na ipaabot ninyo ang tulong na magbibigay ng mga sa aming kumungay. Samantala, ang mayor ng nasabing bayan na si Jerry Crisologo ay humanga sa Philippine Army at sa Philippine Air Force. Sa programa ng mga Philippine Army at thank you din sa mga binigay niyong tulong para dito sa barangay Anayan. Kahit alam niyong malayo, tinulungan yung mga kaparanggayan namin dito sa barangay Anayan. At nagpapasalamat kami sa Diyos dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon, ipakita namin yung mga operasyon, tulong niyo na binibigyan niyo din sa amin sa mga kaparanggayan namin. Pinuri naman ni Major General Andrew D. Costello, Commander 7ID, ang pagsisikap at pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno at iba pang non-government agencies na maibigay ang serbisyo at mga proyekto sa mga apektadong komunidad na daan sa pag-unlad ng isang pamayanan. Labis na tuwa at pasasalamat ang ipinaabot ng mga residente ng Barangay Anayan dahil sa tulong na ipinagkaloob ng Jaime B. Ongpin Foundation Incorporated at Philippine Army. Isa itong hulog ng langit na maituturing dahil sa tagal ng panahon ay natugunan ng kanilang mga pangailangan. Kaya't bakas sa mukha ng bawat isa ang kasiyahan. Mula dito sa Abra, para sa Amianan Reports, ako po si Jonah Reyes, nag-uulat para sa Kapayapaan at Kaunlaran.